Yun, mayroong bibili ng baboy ngayon. Napakamura lang yung bigay natin. Mamaya ay malalaman natin. Ibibinta na rin natin kasi mahal na rin ng feeds. Problema din yung nagbabantay, mga kaprovince life, kasi minsan walang mapakain. Wala siyang mapakain, kaya ibibinta na natin yung baboy, mga kaprovince life. Medyo nasayangan lang tayo sa batch ng mga baboy natin na to. Napaganda pa naman to ng mga biik sila, maliban lang sa maliit natin. Talagang nung pang-apat na vitamins ko, kaso na-delete ko yung video na yun, nung pang-apat na vitamins ko sa kanila, talagang nakita ko na gumanda na sila. Yung huling vitamins ko sa kanila at yung vlog natin na unang pagpapaligo natin sa kanila at yung huling vitamins, yung pang-apat ata yun, makikita na malaki na talaga sila, mga province life. Tapos yun, nag-stop nga ako ng pag-aalaga sa kanila nung July 3 ata or July 2. Ngayon July 3 na, mga province life. August 3 na. Nasa isang buwan na, mga province life, ang nakalipas. Mahigit isang buwan na yung nakalipas mula nung hindi na tayo yung nag-aalaga. Nung huling vitamins ko, nakita ko sila. Talagang lumaki sila, humabol yung maliit pagkalipas ng isang linggo. Pero hindi na ako yung nag-aalaga, mga province life. Humabol. Siyempre, epekto yun ang pagpapakain natin. At saka epekto na rin yun ng mga vitamins. Yun nga, isang buwan ng hindi na vitamins, isang buwan ng iba na yung nagpapakain, dalawang beses isang araw na lang pinapakain. Kaya siyempre maapektuhan yung paglaki niya. Pero ganun pa man, mga province life, ulitin ko, ayaw nating mamroblima talaga yung ibang nagbabantay. Kaya bininta na natin ng dahan-dahan para ibili na rin natin ng feeds, mga province life, yung mapagbibintahan. Ganun din talaga yung gagawin natin, mga kaprovince life. Ito naman sila, kaya pakainin na naman ulit natin ng mga 3D agwa habang hinihintay natin yung kukuha ng isang baboy. Malalaman na natin yan pag mayroon na siya, kung magkano yung mapagbibintahan natin sa kanila, mga kaprovince life. Isa lang yung kukunin, yung pangalawang pinakamaliit na puti, yun, yung nasa dulo. Kawawa, batang bata pa, mabibinta na. Pang litsyon, mga kaprovince life. Pang litsyon. Hindi na ako yung nagpapakain. Ina-update ko lang kayo, mga kaprovince life, sa ganap dito sa mga baboy natin. Kasi nag-chat sa atin yung nabibilihin niya daw yung isa. Yan, dalawa sana yung kukunin niya. Pero tiningnan niya kanina, baka isa lang daw ang kukunin. Yung pangalawang pinakamaliit na puti. Malalaman yan natin mamaya, mga province life. Alam na natin, sabi ko na yung presyo sa kanya, okay. Malalaman na yan ulit mamaya kung pagbalik niya. Hinihintay lang natin. Yun, ulitin ko, hindi na ako yung nag-aalaga dito sa mga baboy, hindi na ako yung nagpapakain. Ina-update ko lang kayo, mga province life, kasi maraming ka-province life natin ang naghihintay sa mga update. Yan, maliliit sila, mga province life. Ano na ngayon? August 3. Ganyan pala yung sukat nila, mahigit dalawang buwan. Sana sa dalawang buwan nila, nasa 60 kilos na sila or 50 plus. Pero ngayon ay nasa 30 plus pa lang sila, medyo maliit. Sa susunod na araw, alamin din natin kung bakit naging maliit at hindi na lumaki tulad ng mga alaga natin dati, itong mga baboy na to. Napaganda pa naman itong nung mga biik pa ito sila, mga province life. Siguro masasabi kung ito yung pinaka malalaking mga naging biik natin. Napaka mabilis lumaki, pero siyempre natigil yung hindi na ako yung nag-aalaga. Yan, na halos umabol na yung maliit, mga province life, nung time na yun. Kung tuloy-tuloy sana yung pag-aalaga at saka pag-vitamins, halos umabol na siya. Kaya yun, hintayin lang muna natin yung kaibigan natin na bumalik para kunin na nila yung isa. Yang saan na ba yun? Yun nandun, na puti. Hintay-hintay lang tayo, mga province life. Malalaman din natin. Murang-mura lang, mga province life. Murang-mura lang yung bigay natin sa alaga na to. Tartaigid. Ataigid niya, Sarge. Ay, Yarjay. Ayun na ito, Yartaigid. Adang isit natin. Ubat na. Idik! Kumagat na kadwa na.
Yun nga, at nakuha na nga nila mga province life, napakabigat pala nun. Nasa magpo 40 kilos na siguro, 30 to 40 kilos na rin. Halos hindi makaya mga province life, pinagtulungan pa namin talian. Para lang ano, yun, nabinta na nga natin siya mga province life sa halagang 5,000. 5,000 lang mga province life. Napaka ano, presyo ng biik, 2,000 yung hirap natin sa dalawang buwan na pag-alaga. Isang buwan sa akin, isang buwan sa nag-alaga sa ngayon. Sa gastos, lugi siya, lugi siya. Siguro dapat na sa 7,000 na 'yon, pero binigay na natin mga province life, binigay na natin. Yun, pambibili rin na 'to ng feeds natin para diyan sa mga ano. Ganun talaga mga province life. Yun mga province life, ay papakita ko lang ulit muna 'tong mga Madrid Diago natin sa mga gustong bumili mamaya. Ipapakita na natin yung mga baboy natin. Apat na lang sila. I-update natin ulit. Yun, sa mga umorder ng Madrid Diago, pambili natin ng feeds ng manok natin. Pagkain ng mga manok, yun talaga yung bibilihin natin sa ngayon kasi nabinta na nga. Itong yung pinagbinta ng baboy, pambili ng feeds ng baboy, at itong pag binagbibintahan ko ng Madrid Diago, binibili ko ng pagkain ng manok natin, hammered corn. Yun mga province life, chat lang po kayo sa Facebook natin. Anwar Gambit po yung account natin sa Facebook. Chat lang po kayo mga province life. Yun nga, at apat na lang ang natira sa mga alaga natin. Nakakalungkot man kasi first time talaga nating magbinta ng ganun kabata, ganun kaliit mga province life. 5,000 lang yun kuha niya. Napakabigat na yun, pero sige lang. Sige lang mga province life. Binigay na lang natin ng 5,000 sa kaibigan natin. Meron namang kukuha ng mas mahal, pero hindi pa ngayon. Pero kailangan na kasi din mga province life para may kainin din tong natitira. Yung bininta na yun ay bibili rin ng pagkain nila. Wala din. Wala din. Mapupunta rin sa ano. Kasi yun nga, nung nakaraan nabinta yung mga alaga nating manok. Bininta yung mga alaga nating manok para sa feeds na yan. Sa pang baboy na to. Lalong-lalo na ngayon, ba yung nagbabantay, siyempre ayaw din natin yung nagbabantay ngayon ay magiging problemahin niya pa yan. Laging okay na tayong problema mga province life. Yun, huwag na ta. Nakaka-ano rin talaga mag-alaga mga province life. 5,000, sa halagang 5,000. Ganyan kalaki, 5,000 mga province life. Kunting-kunti na lang sana, pero yun nga. Yun talaga sa pagkain. Ibibili na lang natin 'to ng pagkain. Itong napagbintahan natin. At siya pa rin yung magpapakain. At least hindi siya ano, hindi na siya mahihirapan na ano. Na walang pinapakain. Ito lang yung pinapakain niya mga province life, oh. Kahapon, kanina wala 'to, ngayon meron naman. Yan. May kunting mix. Mix na kasi yung pinapakain niya. 2 times a day. Uy, yung binigay natin na Madrid Diago, pati yung mga puno kinain. Nagutom sila. Dik dik dik. Sa susunod, mag-alaga tayo ulit mga province life ng sunod na batch nito. Yung tututukan talaga natin. Dik dik dik. 5,000 yun nga mga province life. Ulitin natin, nakakalungkot. 5,000, luging-lugi yun. Luging-lugi yun. Para mas okay lang na yun mga province life, basta iniisip kasi natin na yung hindi na mamroblema yung ibang tao yung nag-alaga. Kasi humiram din siya ng ano, ng feeds sa kakilala niya. Humiram daw siya ng feeds sa kakilala niya. Kaya yun, bininta na natin na sila dahan-dahan hanggang para may ibili tayo ng feeds. Kahit kunting lugi, yun na ano na yung para sa batch na to, na ano na rin natin, nabigay na rin natin, at saka yung mga manok rin natin na binta na rin nila, nabigay na natin yung dapat na ipakain nung nabili na natin yung dati. Yun mga ka-province life, pa-comment na lang kung anong naging reaction nyo sa pagbinta natin ng baboy na 5,000 mga province life, 3,000 nung biik, dalawang buwan inalagaan. Logi siya, loging-logi mga province life, pero pa-comment anong naging reaction nyo kasi yun nga, ayokong mamroblema yung ano, yung nagbabantay talaga mga province life. Siyempre pangit doon yung nakakaano tayo ng tao sa alaga natin, sa mga alaga natin sa atin, pero iba yung namroblema. Siyempre namroblema rin tayo, nakakaano din, pero siyempre ayaw natin mamroblema yung ibang tao.
Yun, shoutout nga pala kay Ruwilpo ng Gumaka Kiso na solid ka province life talaga yan si Ruwilpo. Talagang palaging nagko-comment yan at nagpapa-shoutout. Shoutout din kay Eman A Little Farm Vlog. Maraming salamat. Shoutout sa inyo. Shoutout din sa mga ka-province life natin na nag-aabang sa mga alaga natin. Pasensya na mga ka-province life sa alaga natin ngayon. Napaganda ko lang sila mula nung nabili hanggang sa isang buwan. Hanggang ngayon na ay hindi na masyadong naalagaan. Pasensya na mga ka-province life dahil hindi naging maganda yung resulta ng alaga nating bats na to. Yun nga, maraming salamat mga ka-province life at umabot na tayo ng 20,000 subscribers. Maraming salamat sa suporta nyo mga ka-province life dahil sa inyo ay nagpapatuloy tayo at dahil nagugustuhan nyo yung ginagawa natin kaya pinagpapatuloy natin yung ginagawa natin dito sa farm. Maraming salamat sa laging nagko-comment, laging nagpapa-shoutout at sa mga OFW na laging nandyan at saka sa mga silent viewers natin na sumusuporta palagi sa channel natin. Maraming salamat sa inyo mga ka-province life.